Kumusta mga paps? This is Gel Pops TV. L.A. Tenorio, naoperahan. Barangay Ginebra San Miguel versus NLEX para sa paparating na PBA opening game. Ang lahat ng yan ay ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakasubscribe, mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa mga sports events. Huwag din natin kakalimutan i-like ang video at mag-comment na rin. Maraming salamat mga paps! Nitong mga nagdaang araw ay marami ang naghahanap sa dalawang key players ng Barangay Ginebra, partikular kay Japet Aguilar at kay L.A. Tenorio. Nagawan ko na ito ng video nung nakaraan kung bakit nga ba wala pa rin sila sa PBA bubble. Si Japet Aguilar daw ay nagpapagaling sa isang injury at ang injury na ito ay hindi na natin alam kung ano man yan dahil hindi na nagbigay ng impormasyon pa ang side ng Ginebra. Habang kay L.A. Tenorio naman ay family matter dahil kapapanganak nga lang ng kanyang asawang si Cheska. Ngunit sa isang interview ng Spin.ph kay L.A. Tenorio na ang isa pang dahilan kung bakit wala pa rin siya hanggang ngayon sa PBA bubble ay dahil sa naoperahan siya. Dumaan si L.A. Tenorio sa tinatawag na laparoscopic surgery. Ito ay isang uri ng operasyon na may kinalaman sa pagtanggal ng appendix sa ating katawan. Kwento ni L.A. Tenorio, habang kausap niya ang buong barangay team via Zoom, ay bigla na lang sumakit ang kanyang tiyan at namilipit siya. Hindi rin daw siya pinatulog ng kanyang tiyan dahil sa sobrang sakit, kaya naman isinugod na siya sa Makati Medical Center. At nung nasa Makati Medical Center na siya, ay hindi na daw siya dinala sa emergency room, kundi sinitiskan agad siya at dire-diretso sa operating room. Mabuti na lang daw at naagapan ang pagputok ng kanyang appendix, kaya naman ligtas na sa anumang kapahamakan si L.A. Tenorio. Kaya pala sa mga nakaraang post ni L.A. Tenorio ay halata ang pagbagsak ng kanyang katawan. Ito ay dahil na rin sa kanyang recovery sa nasabing operasyon. Ngunit sinigurado naman ni L.A. Tenorio na makakapunta pa rin siya sa PBA bubble. Sa October 7, inaasahang darating si L.A. Tenorio sa Clark, Pampanga. At pagdating ng Clark ay kailangan niya munang mag-quarantine ng 2 araw bilang bahagi na rin ng health protocol. At masisimula na daw niya makapag-practice sa October 9 at October 10. Kayo mga paps, kailangan na ba talaga ni L.A. Tenorio na maglaro kagad sa first game ng Ginebra? O kailangan niya munang ipahinga ng mga ilang araw o ilang games bago siya maglaro ulit? Comment down below. And speaking of the first game ng Ginebra, nabanggit nga sa Spin.ph article na ang unang makakalaban ng Barangay Ginebra para sa opening ng PBA All Filipino Cup ay ang NLEX Road Warriors ni Coach Yeng Giao. So, matik na yan mga fans ng Ginebra, October 11, opening game ang Barangay Ginebra at makakalaban nga nila ang NLEX Road Warriors. So, good luck sa mga teams na sasabak agad para sa opening game ng PBA. At para kay L.A. Tenorio naman, get well soon, L.A. Tenorio. At syempre, bago tayo matapos, isang shoutout muna tayo para kay Ramon Caburral, Joel Alilio at sa Alilio family, kay Rodelio Gomez at sa Gomez family. Shoutout din kay Ezekiel Bryan, kay Valencia Alejandro at Junjun Atienza. Mega shoutout din sa Lahing Ginebra at sa aking gold member na si Team Rasmussen. Maraming salamat sa panonood mga paps. And see you again para sa ating next video.